Ayun, hello everyone. Kumusta? Sir Howard here. Ang lecture natin ngayon may kinalaman na naman sa developmental psychology. Huwag na kayong magulat kung bakit madalas ito yung topic ko kasi yan naman talaga yung specialization ko in the field of psychology. Human Dev major kasi ako sa master's program ko, no? So anyway, pag-uusapan natin ngayon how culture affects human development. Gusto ko lang simulan sa isang napaka-basic na idea about culture and human development. Lahat ng proseso ng human development, laging may kinalaman dyan ang kultura. Walang bagay na nagde-develop sa atin ang independent from the culture. Mula physical development, cognitive development, emotional development, lahat ng bagay na nagbabago within our psyche, laging may influence dyan ang culture. You cannot entirely separate culture from human development. Kaya kung gusto mong mas umintindi ng development ng tao, bakit ganun ang development niya, yung kaibigan mo, iba naman yung development, laging may kinalaman ang kultura dyan. In fact, if you want a more sophisticated explanation how culture influences human development, pwede mong bisitahin ulit yung theory ni Bronfenbrenner, the ecological systems theory. Pero ang mensahe lang naman ng theory na to ni Bronfenbrenner is very simple. Lahat ng bagay na nangyayari sa atin, laging may kinalaman dyan ang iba't ibang mga external forces, lalong-lalo na going back doon sa kultura. So, bakit ka ganyan katangkad? Bakit ang hilig mong magmura? Or bakit mahilig ka sa mga teleserye? Laging may kinalaman dyan ang kultura. So, this lecture na pinag-uusapan natin ngayon is based on an interesting paper I have read entitled Cultural Variation in Infant Sleeping Arrangements, Questions of Independence. So, pwede nyo na lang hanapin sa Google Scholar, download nyo, tapos basahin nyo. It is a very interesting journal article. Although, medyo luma na yung article na to, pero marami kayong matututunan na very valuable, no? Especially in the field of human development. So, ito ang mga research questions na sinagot doon sa paper na yon. Number one, what are the beliefs about infants co-sleeping versus sleeping alone? Ano ang mga paniniwala ng tao tungkol sa mga baby na kasama mong matulog tuwing gabi or nilalagay mo sa sarili nilang kwarto? And in this study, the researchers asked the points of view of two populations, yung mga Amerikano at yung mga taga Guatemala, also known as the Mayan people. And not only that, gusto rin tanungin ng mga researchers in this study ano yung reasons and origins kung bakit ganon ang paniniwala ng mga participants in this study. So obviously, based on these research questions, masasense nyo na that this is a qualitative research. Gumamit sila ng interview para masagot yung mga research questions na yon. So, pumunta sila sa mga bahay ng mga pamilya na nag-aalaga ng mga babies and then once in a while, ini-interview nila yung parents regarding their practices sa co-sleeping or sa pagkakaroon ng sariling kwarto ng mga babies in two different cultures. Again, the United States of America population and Guatemalan population. So fast forward na tayo, wala na po tumpik-tumpik pa. Ito ang naging resulta based on their data analysis. Ang mga Amerikano, generally they agree that babies must have their own room. Ito yung general practice sa Amerika. Ang mga baby, nilalagay na sila sa kanilang mga sariling kwarto. Hindi nila tinatabi matulog yung mga babies nila. Very different from the Guatemalan population. In fact, for Mayan people, they disagree with the idea that babies should have their own room. That's why people in Guatemala, sila yung nagpa-practice ng tinatawag nating co-sleeping wherein katabi nila matulog gabi-gabi yung mga babies nila. So I am not here to repeat everything na nakita doon sa research study. Rather, ang pag-uusapan natin ngayon, ano yung mga big lessons that we can learn based on this study na makakatulong sa atin kung paano mas maging magaling mag-analyze sa developmental psychology, lalong-lalo na in the context of culture. So based on this study on co-sleeping, what are the things that we can learn about culture in connection to human development? Ano ang impluensya ng kultura
sa pag-develop ng tao. Okay? So, yun ang mga pag-uusapan natin for this lecture. Tatlo lang naman to, no? There are three big lessons. Number one, based on this paper, kung mababasa nyo again entirely, matututunan ninyo that scientific leaders can influence cultural beliefs or even practices. Going back to the pattern of results na nakuha natin, no? Karamihan ng mga Amerikano nag-agree na dapat may sariling kwarto ang mga babies. Ang tanong, bakit? Why is it majority of the American population believe that babies should have their own rooms? Ni-reveal yan doon sa article na pinag-uusapan natin. Kasi raw, isa sa mga reasons why most Americans believe in this idea kasi yung mga big-time scientists nila, such as Thomas Berry Brazelton, yan yung pinipreach, yan yung pinapakalat niya sa media na maganda in general na ang mga babies merong sariling kwarto. Okay, so most of the top scientists of America, yan kasi yung paniniwala that babies having their own rooms is generally good. Now, we are not here to question whether merong bang data yung mga scientists na yan or wala. No, I'm sure naman, because they are well-respected scientists in their fields of knowledge, may data naman yan. Pero ang point ko dito is, ang mga tao, hindi sila naniniwala sa isang idea, naniniwala sila sa isang idea, hindi dahil sa nag-research sila ng sarili nila, rather because the top scientist in that community said so. So, meron tayong tendency na maniwala sa mga bagay na sinasabi ng mga scientists. Kumbaga, sa kanila tayo nagtitiwala. If they say something is good, we believe it's good. If they something is bad, then we believe it's bad. Hindi tayo nag-research ng sarili. We just absorb what the things, the statements that are being claimed by our scientists. Again, I have nothing against that. Wag na muna natin pag-usapan if these scientists are telling the truth or not. Focus lang muna tayo sa ganung pattern, no? That we simply absorb the things that our scientific authorities say we believe. Ngayon, in connection to that, ang big question ngayon is, how much of scientific opinions of experts are scientific versus it is their personal bias? Kasi mga tao din naman ng mga scientists, prone din sila na magkaroon ng personal bias about certain realities. So kapag may sinasabi silang paniwalaan natin or huwag nating paniwalaan, again, benefit of the doubt, pwedeng meron kasi silang data to support their truth claims, pero huwag din nating burahin sa isipan natin na pwedeng meron lang silang personal bias. Hindi naman talaga totoo yung sinasabi nila, bias lang talaga sila. And when that happens, akala natin, kapag in-apply natin yung sinasabi ng mga scientists na to, we think we are being scientific about certain things, yun naman pala, hindi. Akala natin ang ina-apply natin sa buhay natin is a scientific knowledge, yun pala, bias lang ng isang scientist. One good example to support this claim, no, yung nangyari kay Hitler. Hitler, according to historians, is a very big fan of Charles Darwin. In fact, nung nung nag-research yung mga tao sa library ni Hitler, maraming mga works ni Charles Darwin ang binasa ni Hitler. And so during those times, according to historians, ginamit ni Hitler yung idea ni Darwin, the theory of evolution, to support his agenda to eliminate the Jews. Para sa kanya, yung German race is the higher race and the Jews are the lower race that need to be eliminated. Kasi nga si Charles Darwin is survival of the fittest, no? So, yun yung ginamit na scientific justification ni Hitler kung bakit kailangan nilang i-eliminate yung mga Jews. And to Hitler, use that idea para kumbinsihin yung mga tao, specifically the Germans, that what they're doing is right. So in fact, during those times, marami ang mga Germans, naniniwala sila na yung ginagawa nila against the Jews, yung dinidiscriminate nila yung mga Jews, it's based on a scientific principle. Kasi nga yun yung truth claim ni Charles Darwin na pinaniwalaan ni Hitler na inapply ng mga German people. So, to make the long story short, yun na nga, only to find out na yung
application ng theory of evolution ni Darwin, personal bias lang pala ni Hitler against the Jews. Yan yung danger. Minsan, kapag hindi tayo maingat sa pagtatanong kung ang mga truth claims ba ng mga scientists natin in the community is indeed scientifically based or bias lang ng mga scientists na yan. Fast forward, in modern day society, ganyan din tayo ngayon, especially in the West, maraming mga big time scientists ang may mga truth claims about reality. Like for instance, let's talk about the new atheist. Hindi naman lahat ng atheist scientists, pero maraming mga atheist hardcore scientists. Nandyan si Steven Pinker, nandyan si Richard Dawkins, at marami silang claims about reality which they say is based on scientific facts. So sinusulat nila yan sa mga books nila. As you can see on the slide, The God Delusion, Enlightenment Now, The Grand Design by Stephen Hawking. Sinasabi ng mga scientists na to na ang reality, wala talagang Diyos, walang spiritual realm, at ang mga tao are purely materialistic organisms. Pag namatay tayo, wala tayong afterlife, wala tayong mga kaluluwa, we are as good as animals. And they are claiming na yung mga statements nila na yan are based on scientific evidences. But again, we remember what happened to Hitler, di ba? Ang question ngayon is, how sure are we na yung mga sinasabi ng mga scientists na ito ngayon are based on, again, scientific evidences or bias lang talaga sila na paniwalaan na walang Diyos? Is it possible that, you know, these claims that these books are saying are biases disguising as science? Pinapalabas lang nila na scientific yung claims nila, pero sa totoo lang, ang motivation ng mga claims na yan, personal bias lang nila against the existence of God. Kasi kung iisipin mo sa totoo lang, no, if you're going to study the evidences, did you know na meron talaga tayong mga data na magagamit to prove that we are not just accidents, that we are spiritual beings, that our universe is finely tuned. Consistent yan sa sinasabi ng Romans, that one of the ways na para malaman mo na meron talagang Diyos, na meron talagang spiritual world, is through the creation. So the more you study creation, the more you discover how complex our creation is, both our world and the entire universe. Kung makikita mo lang talaga yung data, gaano kakomplikado ang mundo, super impossible na lahat ng nakikita natin ngayon, aksidente lang, random explosion lang from afar, also known as a Big Bang Theory. As in, we have the data, you know, to really prove that it's so impossible that our universe, including our human nature, is just a byproduct of an accident. So if you want to see, kung gusto nyong makita yung mga data na sinasabi ko dito, data that will convince you na talagang merong Diyos, imposibleng galing tayo sa unggoy, imposibleng aksidente lang tayo, you can read the following books. Maganda yung sinulat na book, no, entitled Intelligent Design, and by Stephen Meyer, yung Return of the God Hypothesis. These books will present to you different evidences to prove na talagang super impossible na maging totoo yung mga claims ng mga scientists na ito. We have the data to really prove that we are not an accident and we are more than just material beings. Kaya sinasabi rin ng Biblia, no, na yung mga tao na naniniwala in spite of the evidences, naniniwala na walang Diyos, anong tawag? Fool. The fool says in his heart, there is no God. Bakit ka fool? Kasi in spite of all these evidences, pinipilit mo pa rin yung sarili mong maniwala na walang Diyos. So again, for those of you na hindi pa na-expose sa mga data na yan to prove that we are more than just material beings, expose yourselves sa mga evidences na pinipresent ng mga libro na yan. Ewan ko na lang, after reading these two books, kung hindi ka pa maniwala na hindi ka aksidente. Maybe the Bible is right. Kapag binasa mo lahat ng evidences na hindi lang tayo mga material beings, tapos naniwala ka pa rin na material beings lang tayo, siguro, karapat-dapat lang talagang tawagin kang fool. According to
God's word. Number two, based on the article that I'm talking about, culture overrides personal beliefs or even practicality, no? So kung babalikan natin yung sinasabi kong article about co-sleeping, one interesting data from this article was this. Most US parents believe that it is more practical and safer to co-sleep with the baby. Marami naman sa kanila nakikita yung wisdom kung bakit kailangan mo talagang katabi matulog yung baby mo. But even if they can see this good reasons to sleep with your baby, they would still prefer babies to have their own room. Ang tanong, bakit? Nakikita naman pala nila yung practicality, nakatabi mo yung baby mo, pero hindi nila itatranslate sa behavior nila. Gagawa pa rin sila ng sarili nilang kwarto for their own babies. Ang tanong, bakit? May kinalaman ang kultura dyan. Because human nature talaga natin, people are willing to let go of what we believe in for the sake of following the culture. Kahit alam natin na tama tayo at mali ang kultura, the fact na mas maraming naniniwala sa kultura, sa isang idea, willing tayo i-let go yung paniniwala natin at maniniwala tayo doon sa idea ng kultura kahit yung idea ng kultura mali. And this sounds so familiar if you're a psych major, yung pag-aaral na ginawa ni Solomon Ash on conformity. Isa yan sa mga pattern of results that Solomon Ash observed, no? Na ang isang tao, kahit na alam niyang tama siya at alam niyang mali ang kultura or the majority or the confederates in the language of the experiment, willing siya i-let go yung alam niya para lang makibagay siya sa kultura kahit mali. Very quickly in that experiment, ito yung task na pinagawa sa mga participants. Tatanungin lang sila, no? Aling linya dito, A, B, and C, ang kasing haba ng linya dito sa kaliwa. And obviously, in this case, no, in this slide, the answer is letter A. Pero ang mga participants, willing silang sabihin na hindi letter A ang sagot. Willing silang sumabay sa kultura na nagsasabi na ang tamang sagot is letter B, which is obviously wrong. So kapag na-sense ng participants na maraming naniniwala, yung mga confederates, yung mga kasabwat, naniniwala that the correct answer is letter B, willing mag-let go ang mga participants ng beliefs nila. Ila-let go nila yung letter A, ang sasabihin nila, ang i-report nila, ang tamang sagot is letter B, para lang samahan o sumabay sa pag-iisip ng kultura. Again, human nature natin yan, ganyan ang tendency natin. So given this, something to think about, does popular culture teach what is right or true? Kung ang popular culture pala ang nagsasabi kung ano ang tama at mali, no, sa reality natin, ang tanong, tama ba, totoo ba yung tinuturo ng popular culture natin? After all, we are creatures of truth. Gusto natin ma-expose tayo sa truth. Gusto natin ng katotohanan because this will increase the quality of our life. So ang tanong, kapag ang popular culture may mga truth claims, tama ba yung mga truth claims nila? Let me give you three examples. Sa popular culture natin ngayon, may mga specific na tinuturo sila tungkol sa premarital sex. Which is, sabi ng popular culture, okay lang daw, basta nagmamahalan kayo, you're responsible in what you're doing. Tama kaya yung tinuturo ng popular culture when it comes to abortion? Wherein they teach, my body, my choice. Or yung tinuturo ng popular culture that there is no God, kapag naniniwala ka sa Diyos, hindi ka modern na tao. Okay? So again, we have to be open to the idea, or we should be open to question kung yung tinuturo ba ng popular culture tama or mali. Hindi porket pinaniniwalaan ng popular culture, automatic paniniwalaan mo na, kasi pwedeng, as again, indicated in the Solomon Ash experiment, pwedeng ang tinuturo ng kultura, not necessarily the truth. Hindi porket tinuturo ng kultura, sureball, tama yung tinuturo ng kultura. Ang kultura pwedeng nagtuturo ng mali, pero maraming tao, pinaniniwalaan yung mali dahil yun ang paniniwala ng kultura. Wala sa dami ng tao ang pagiging tama o mali ng isang bagay. Kaya nga sabi ng isang author, may paalala sa atin, wrong is wrong even if everyone is doing it. Right is right even if no one is doing it. So, whether something is right or wrong is independent of how many people believe it is right or wrong.
kahit isang tao lang ang maniwala na tama yan, kung talagang tama yan, tama yan. At kahit 3 milyong tao naniniwalang tama ang isang mali, at the end of the day, mali pa rin yan. Diba? Kaya, again, in our popular culture kasi, we have to emphasize this kasi karamihan ng popular, eh mali. Hindi ko sinasabing lahat ng popular culture ngayon, mali. Meron din namang tama, in fairness. Pero mas marami kasi yung mali na sinasabi ng popular culture, tama. Like for instance, manood ka lang ng television ngayon or pumunta ka lang sa internet, these things being mentioned in the Bible as evil in today's culture are considered good. Ito yung minomonetize ng social media. Ito yung pinopromote ng social media. Sexual immorality, impurity, anger, rivalries, dissensions. Ito yung uso. Ito yung ini-internalize. Ito yung ina-absorb ng maraming tao. Simply because, yan ang tinuturo ng popular culture. They think it's correct. Now, I want to be very specific here. Bigyan ko lang kayo ng isang concrete example ng isang teaching in the popular culture na clearly mali, pero maraming tao naniniwala tama, especially my students, no? Marami ko ng beses na encounter to na ito yung paniniwala ng karamihan ng mga college students, pero mali. Like for instance, many of my college students believe na ang prenatal, ang tao na nasa prenatal period, hindi pa raw yan buhay. Paulit-ulit ko nang naririnig yung reason na kaya raw hindi buhay yung tao inside the mother's womb kasi raw mga bunch of cells lang yan. Wala pa raw yan experience, wala pa raw yung buhay, potential pa lang daw yan. And as a result, pag ganyan mag-isip yung mga estudyante ko, it makes them become pro-choice. Meaning, agree sila, marami akong mga estudyante, agree na okay lang ang abortion. Kasi pag nag-abort ka raw, itong quote-unquote organism na to, hindi pa naman daw buhay yan, bunch of cells pa lang daw yan. So kapag nag-abortion ka, walang murder na nangyari. So that's one example of how something so wrong nagiging something so right because of what the culture teaches. Okay, kasi marami talagang mga tao sa popular culture ngayon, yan ang tinuturo na itong cell na yan, itong fetus na yan, hindi pa tao yan. Kaya kung gusto mong i-terminate yan for whatever reason, your body, your choice, okay lang. Diba? So that's the danger of what the popular culture teaches. Marami silang tinuturo na mali, pero pinapalabas nila na tama. No wonder the Apostle Paul warned us about this. Kaya sabi niya, do not conform any longer to the pattern of this world. Tanong, bakit? Bakit kaya sinabi ni Paul na huwag na raw tayo mag-conform to the pattern of this world? Kasi karamihan ng pattern of the world, mali, na pinapalabas nilang tama. And as you know, in human development, the more wrong things you apply in your life, mas nako-compromise yung developmental process mo. Kaya minsan, hindi maganda ang development ng tao kasi marami siyang mga principles na pinapairal na mali. At kaya niya pinapairal sa buhay niya yung mga maling principles na yon kasi akala niya tama. Sino nagturo na tama? E di yung popular culture. So we have to be careful about how popular culture can negatively influence human development. Last one, number 3. Again, if you read the entire article on co-sleeping, you will realize that cultural trends and practices develop certain psychological traits and values. So kung babalikan mo ulit itong article na to, kinumpara nila kung ano ba yung mga psychological traits na nade-develop sa baby kapag lagi niyang kasama matulog yung family niya versus may sariling kwarto yung baby. So, sabi sa article, ito raw yung mga nade-develop. Kapag ang baby co-sleeping with the parents, ito yung mga Guatemalans, the Mayan people, no? Yung baby, as they grow older, they develop interdependence, they develop intimacy with the parents, and mas marunong silang mag-bonding with their fellow human beings. In contrast, yung mga Amerikano, yung mga babies nila na merong sariling kwarto at natutulog mag-isa all throughout the night as they grow older, ito ang mga nade-develop, no? Independence, self-reliance, and self-regulation. So, if fast forward mo, lumaki yung Guatemalan baby versus lumaki yung American baby, this explains kung bakit magkaiba ng ugali ang dalawang yan.
kasi may mga psychological traits silang na-develop na ibang-iba sa isa't isa. Question, saan nang galing yung mga psychological traits na yon na-develop? Sagot, doon sa kultura. Kultura kasi dito yung co-sleeping, kaya ito'y naging ugali. Kultura kasi dito yung magkaroon ng own room, yung baby, kaya ito yung naging ugali. So in connection to that, no, na ang isang cultural practice nagde-develop ng certain psychological traits, what psychological traits or values does our cultural trends develop? Pag-usapan natin yung mga nagte-trending sa kultura natin here in the Philippines, and then i-trace natin ano kayang mga psychological traits ang nade-develop. Let me give you three examples of trends dito sa Pilipinas. Halimbawa, trending na trending sa Pilipinas ngayon yung pababa ng pababa na interest ng mga kabataan sa religiosity. Kaya ito raw yung nagiging ano, no? Ito yung manifestation niyan. Marami mga kabataan ngayon ang hindi na uma-attend sa mga church services. Pababa na ng pababa ang interest ng mga tao when it comes to religion and spirituality. Uso ngayon yan. In fact, uso ngayon yung galit ka sa church. Uso ngayon yung hindi ka naniniwala sa Diyos. Pag hindi ka naniniwala sa Diyos or skeptic ka about religion, open-minded ka, liberal ka, you are a man or a woman of science. Yan ang trend ngayon. Another trend na obvious nangyayari ngayon, marami mga tao slowly nagiging highly materialistic. In fact, they go together, no? Trend number one, you become less spiritual. Trend number two, you become more materialistic. Ang values mo, puro na lang pera, kumita ng pera, bumili ng ganito, bumili ng ganyan. So, hindi ka na magsisimba tuwing Sunday, ang gagawin mo, mag-shopping ka na lang. Imbis na nasa simbahan ka, o pupunta ka na lang sa mall para ma-express mo yung pagiging materialismo. So that's another trend that we have in the Philippines today. Last trend, number three, ito naman yung trend wherein ang Pilipinas napaka-tolerant sa pornographic materials. Paulit-ulit na na ang Pilipinas mataas ang rating, no, in the world when it comes to pornography consumption. Isa tayo sa mga bansa na malakas kumonsumo ng mga pornographic materials. Usong-uso dito yan. Wala tayong masyadong mga policies against pornographic materials, unlike sa mga kapitbahay natin in Southeast Asia. In some countries, binaban pa nga yung mga yan, no? Pero dito, wala. Lahat pwede, as long as you have a stable internet connection, anyone can consume pornographic materials. So, yung tatlong sinabi kong trend na yan, balikan natin yung principle na pinag-uusapan natin dito. Given trend number 1, number 2, and number 3, ano kayang mga psychological traits ang nade-develop sa mga Pilipino? Ulitin ko, less spiritual, more materialistic, pornography consumption. Ano ang trait na nade-develop? Ang hypothesis ko dyan is tumataas yung level ng ating egocentrism. These three trends are becoming, or these three trends are shaping Filipinos to be more egocentric. Masyado nating minamahal yung mga sarili natin. In fact, even Time Magazine saw this trend, no, among different young people today, kaya sumulat sila ng issue, The Me Generation. Maraming mga kabataan ngayon, isa sa mga characteristics nila, masyado nilang mahal yung mga sarili nila. Now, the question is, kapag masyado mong mahal yung sarili mo, which again came from these three trends that I presented here, kapag masyado mong mahal ang sarili mo, is this psychologically good for us? Or using the language of developmental psychology, loving yourself too much, valuing yourself too much, pleasing yourself too much, is this a risk or a protective factor? Well, wala nang paligo-ligoy pa. Ang sagot dyan is, most likely, risk factor yan. Okay? Kapag masyado mong mahal ang sarili mo, risk factor yan sa ating psychological development, and there are many evidences na magpapatunay na totoo nga yan. Wala lang tayong enough time to discuss all those evidences. But let me give you one. There is this study na nagsasabi, the more egocentric you are, mas mahal mo yung sarili mo, mas ine-emphasize mo yung sarili mo, less concerned with other people, mas marami kang nagiging diagnosis sa DSM-5.
In fact, marami mga sakit sa DSM-5 ang punot dulo, masyado mong mahal ang sarili mo. Kaya na lang mag-research kung anong mga sakit yun, no? Pero let me give you one. Antisocial personality disorder is very linked to high levels of egocentrism. Masyado mong mahal ang sarili mo, feeling mo ikaw yung pinaka-special na tao sa mundo, nagiging prone kang mag-develop ng antisocial personality disorder according to different researches. Another example, ito when it comes to materialism. Studies after studies have shown na kapag masyadong mataas ang materialism mo, pumapalya ang mental health mo. And remember, pinresent ko kanina yan, ang materialism, isa yan sa mga reason o isa yan sa mga trending sa Pilipinas ngayon. So is it possible that one of the reasons kung bakit pataas ang percentage ng mga Pilipino ngayon na hindi okay mentally because of the trend, because of this cultural trend of materialism na tinotolerate natin sa kultura natin? I think the answer is, it is very possible. Alright? So yun lang yung mga major ideas about culture that I want you to think about, which is again based on this paper about co-sleeping. So if you want to know the nitty-gritty of the study, the different other conclusions na hindi ko diniscuss dito, download nyo tong paper na to and then you read this on your own. So in summary, ano natutunan natin in this short lecture? Number one, scientific leaders influence cultural practices. So tandaan natin, hindi porket sinabi ng isang scientist, dapat kaagad nating paniwalaan. Baka yung scientist na yan, bias lang yan, pero pinapalabas niya na yung sinasabi niya scientific. Number two, culture overrides personal beliefs or even practicality, which again, ano ang lesson natin dito? Hindi porket sinasabi ng kultura na tama, tama talaga. We have to test. We really have to think deep. Yung mga truth claims ba ng culture, totoo bang true? Or naloloko tayo na maniwala na totoo ang sinasabi nila? And last one, number three, cultural trends and practices shape or develop certain psychological traits and values. So dapat maging maingat tayo kung anong mga uso, kung anong mga trends ang pinapayagan natin in our culture. Kasi kapag pinapayagan natin yung mga trends na pangit, akala natin okay lang, yun pala nagde-develop ng mga pangit na psychological traits, eh tayo rin na napapahamak. Nagkakaroon tayo ng mga young people na nakaka-develop ng mga unhealthy psychological traits which may compromise yung kanilang overall mental health. Again, nangyayari na ngayon yan. Kaya maraming mga kabataan ngayon, pumapalya ang mental health kasi marami silang mga psychological traits na na-develop na nagmula sa mga maling bagay na tinotolerate natin in our culture. So basically, ang conclusion lang natin in this lecture is kung gusto nating maging maganda ang human development, positive human development, one way to do that is siguraduhin natin na yung culture na tinotolerate natin in our society is something that is good. Something, or let's promote a culture that promote holiness. In the language of the Bible, anong ibig sabihin ng holiness? Set apart. Dapat iba tayo sa pattern ng mundo. Again, I go back to what Paul said in Romans. Sabi niya, do not conform to the pattern of this world. Ihiwalay natin yung mga sarili natin sa kung anong uso sa popular culture. Again, pinakita ko na kanina no, kung ano yung mga uso sa popular culture. Balikan natin yon. Asan yan? Ito ang mga uso sa popular culture. Yan. The thing is, if you analyze each one of this, lahat yan risk factor sa development. So kung gusto nating tumino ang ating development, we should make ourselves holy. What does it mean to be holy? Maging kabaliktaran ka ng mga bagay na yan na pinopromote ng culture. And the Bible tells us, kapag sinunod natin yan, mamumunga ng magandang development yung psyche natin. So if we did our best to be holy, to be opposite of these values of the popular culture, ito ang mga may-enjoy natin na bunga. Yung psyche natin mamumunga ng love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Ito yung tinatawag na fruits of the Spirit. And the thing is, and we have data for this, wala lang tayong enough time to discuss all this data, kapag tumataas yung mga variables na yan, mas nagiging maganda ang mental health natin. So again, kung gusto nating mangyari yan, mas gumanda ang mental health natin, i-apply natin ang holiness in our lives.
maging opposite tayo sa pattern ng mundo, sa pattern ng popular culture. That is one way to promote a positive human development. Okay? So, yun lang. Sana na-realize nyo na malaki talaga ang kinalaman ng kultura, no? Sa kung anong development ang nangyayari sa atin. If you have any questions or comments, ilagay nyo lang dyan sa comment section. Sasagutin natin yan if we have enough time. So, sana marami kayong natutunan in this short lecture. Again, how culture affects human development. Share nyo lang tong video na to if you know anyone na kailangan niyang marinig tong lecture na to. Sir Howard here. Until next time, ingat kayong lahat. God bless.